Nanawagan ang militar ng Israel sa mga sibilyan sa Gaza na nasa mahigit 1 milyong katao na lisanin ang hilagang bahagi ng Gaza at pumunta sa timog sa loob ng 24 oras. Habang naghahanda ang Israel sa inaasahang ground invasion matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Israel na pumatay sa mahigit 1,300 na mga Israeli na karamihan sa mga biktima ay mga sibilyan. Ayon sa militar ng Israel na kailangang lisanin ng mga sibilyan ang Gaza para sa kaligtasan ng kanilang pamilya at dumistansya sa mga teroristang Hamas na gumagamit ng human shields. Ang mga Hamas ay nagtatago umano sa loob ng siyudad ng Gaza, sa loob ng mga tunnels, sa ilalim ng mga bahay at sa loob ng mga buildings na tinitirhan ng mga inosinteng sibilyan. Isang Hamas official ang humimok sa mga tao ng Gaza na huwag maniwala sa mga fake propaganda ng Israel. Sinabi rin ng Hamas na 13 sa kanilang bihag ay namatay sa pinakabagong airstrike na ginawa ng Israel. Ang Palestinian envoy to Japan naman ay inakusahan ng Israel na plano talaga ng Israel na wasaking buo ang Gaza. Habang sinabi ng UN na imposible ang pag-evacuate ng mahigit 1 milyon na katao sa Gaza na walang devastating humanitarian consequences. Tinawag naman ng Israel ang komento ng UN na nakakahiya. Nanumpa ang Israel na ubusin ang mga Hamas. Ang isang ground invasion sa masikip at mataong lugar ng Gaza na nasa 2.3 milyon ang naninirahan ay isang malaking banta sa mga sundalo ng Israel at maaaring papatayin din ang mga bihag. Ilang oras matapos ang panawagan ng Israel, marami namang mga Palestinian ang nag-umpisa ng umalis patungong timog upang maiwasan ang trahedya na dala ng digmaan. Samantala, nailigtas naman ng mga IDF Special Forces ang 250 na mga hostages ng Hamas. Finish. Да, да, да. Пусо. Поле, поле, поле. Так. Сима на вагда. Не то. Го, го. Так и душ мой, Израиль!